Mas magandang tanghali sa inyong lahat. Nandito po ako ngayon sa Kawit, Cavite. At napadaan po ako dito sa Dunkin' Donut na bagong bukas nilang branch na Dunkin' Donut. Ayan. At ito pa ng Dunkin' Donut na to ay ito pa rin ang pinakamalaking Dunkin' Donut branch dito sa Pilipinas. Ayan po, meron silang drive-thru. At gusto kong pumasok doon sa loob. Ayan, makikita nyo, malawak ang kanyang parking. Katabi siya ng COL. Ang location pala nito ay dito sa Batong Dalig, Cavite, Cavite. Siyempre, ang una kong hinanap yung ito. Ayan, ang una kong napansin yung display dito sa baba. At si ate sinipat-sipat pa ang kanyang o-orderin. Ayan, may mga nag-o-order din nung dumating ako. Wala akong makitang entrance dito sa baba. Ang nakita ko lang ay yung main counter nila at saka yung display. At syempre, hinahanap ko nga po ang entrance. Napansin ko ang kanilang mga painting sa stairs, yung coffee bean. Umakit na rin ako sa taas. Tinignan ko. Walang tao, walang nagdadain. Kaya hindi ko napansin, may notice pala sa labas na hindi pwedeng pumasok. Hindi pa pwedeng mag-dine in sa taas. Kasi hindi pa naka-open ang kanilang aircon. Dahil ayon kay kuya, paka-centralize lang ng kanilang power. Kaya hindi pa nila napa-power on ang kanilang mga facilities na iba. Ayan po, diba? Ang ganda ng dining area nila. Malawak. Makakapag-cater sila ng mas maraming tao. At mayroon siyang 360 degrees na view dito sa taas. Yung nakikita nating road na yan, ayan, Centennial Road dito sa Cavite, Cavite. Ulitin ko ulit, ang location nito ay Batong Dalig, Cavite, Cavite. Ayan po. Dito po ang kanilang pinakamalaking branch ng Dunkin' Donut. Kaya lumabas na rin po ako at itong area na to alfresco. At hinahanap ko ang counter dito sa taas. Akala ko mayroong counter na pwede ka rin mag-order dito sa taas. Wala pala. Kaya lumabas na din ako. Bumaba na din ako. Overlooking ng drive-thru nila. At katabi siya ng COE. Nabanggit ko ba? Ulit. Ayan po, ang counter pala nila ay isa lang. Nandito lang po sa baba. At katulad ng ibang branch, meron silang mga display. At hindi pa po lahat ng product nila ay available. Makikita nyo ang mga display dito. Ayan. Pero ang pinakagusto ko talaga dito sa Dunkin' Donut ay yung mga sandwiches nila. At saka coffee, syempre. Ayan. Since wala sila yung, since hindi pa available ang aking gusto dito, ay bibili muna tayo ng pineapple at saka, ano ba? Saka strawberry field at saka soda or coffee. Tingnan natin kung available na dito. Bakit hindi pa available yung naka-centralize pa lang po kasi yung kuryente po namin. Yung iba pong machine, hindi pa po pwede. Kasi po mag-overheat po yung home store pag po nagano pa ng ibang kuryente. Okay, ano na lang isang pineapple? Ayan guys, dahil lunch na rin po, duman ako dito sa Dunkin' Donuts. Yun nga, ang gusto ko lang naman dito sa Dunkin' Donuts ay yung sandwiches nila. Yung egg and cheese sandwich, bacon sandwich, TLC. Masarap naman sila lahat yung donut dito. Saka coffee. Pero hindi pa available ang kanilang sandwiches dahil kakabukas lang nila. Hindi pa daw naka-centralize ang power nila.
At doon sa taas ay hindi pa gumagana ang aircon. Teka na lang ako ng strawberry feelings. Mas maganda pa kasi may feeling. At lumalabas ang kanyang feelings. Mabuti pa ang donut, lumalabas ang feelings. Pero masarap na ang donut mo. Pasalubong ng bayan. Ang sweet. Tarang siya. Equipment nila hindi pa gumagana dahil kakabukas lang nila ng main. May 19 ba? Hindi ako sure, pero itong main lang sila na magpapas. Ice coffee. Pero ang gusto ko kasi ng sa coffee ay hot. Hot, siyempre. Parang siya. Okay guys, samahan niyo muna ako mag-lunch dito sa sasakyan. Kung gusto niyo pong bisitahin ang brunch na to, ito po ang kanyang location. Kapada, itong ano na to, nagulat ako, 25 pesos lang. Very affordable. 25 pesos. Kung galing ka rin ng Libeleta, Bacoor, Manila, pagpapunta kayo ng Naik, ayan, madadaanan niyo po to. Nasa right side. Tara na. Ang tamis. Parang kao.